Hi guys, it's me Jharry Tan and welcome to my vlog. In this video, I'm gonna show you how to style your necklace based on your neckline. And alam ko marami tayong mga accessories and jewelry sa bahay na hindi natin kayang ma-style kasi hindi natin alam, wala tayong idea kung paano i-style natin yan kasi may mga damit na halos style lang natin ng ganun-ganun lang, chain and pendant lang sa ganitong damit. Pero hindi siya magandang tignan. Kaya bibigyan ko kayo ng tips and reminders para mas magpaganda ang iyong fashion style. Rule number 1. Know your cloth neckline. Kasi kailangan alamin mo kung paano mo i-pairing yung necklace dun sa damit. Usually, yung mga Pinoy, ang mga sinusuot lang is round neck, V-neck, tubes, polos, and other simple styles. And usually, mas maganda kasi tignan pag simple lang, right? So, mga minimal lang, ganun. Know your cloth neckline. Rule number 2. Pair your necklace depends on your neckline. For example, nakakuha na ng damit. And nakita mo yung damit mo is V-neck. So usually ang mga V-neck, kailangan partneran mo siya ng mga layers katulad nitong suot ko. At usually, pwede ring mahahaba mga long chain or mga dainty, mga chain lang na chain with pendant. So hindi mo siya pwede ibagay sa choker kasi kadalasan hindi ang mapapansin kasi dyan is eto ba or eto. Hindi means ito yung dibdib. I mean yung pagka-shape ng cloth mo. So, kailangan alamin mo din kung paano mo siya accessorize dun sa V-neck. The second one is the scoop neckline. Yung scoop na sinasabi ko is yung dito, malalim. So, mas maganda siyang bagayan din ng mga pendant, kagaya nito, mga layering. So the next is strapless. Yung mga off-shoulders, yung mga tubes, yan, magandang partneran yan ng mga chokers. Yung mga chokers, maraming ano yan. Isipin nyo kasi mga chokers yung itim, yung mga sikat sa Korean, yung mga ganun yung black dito. Which is, maraming klase ng chokers guys. Meron tayong mga chokers na chains, ng mga, katulad ng mga dinedesign ko. Ito, design ko to. Yes guys, I'm a jewelry graphic designer. So ayan, ito po, yun dinesign ko siya. May mga choker akong dinesign. And pwede siyang ma-avail soon sa Madison Accessories. Like nyo to. Magdadagdag ako dyan ng mga unique styles ng mga necklace, earrings, mga bangles, yan. So, the next one is polo. So, ayan, mahilig ang mga babae sa polo. Yung mga polo lang dito, yung mga simple. Yan, kung iniisip nyo, hindi nyo alam kung paano babagayan ng necklace yon. Mas maganda siya sa mga necklace na medyo mahaba. Itatago nyo siya sa may collar. Dito sa may dikit. Diyan. Pwede nyo siyang itago sa may collar. Tapos necklace. Yan. Mas maganda siyang tignan. Then, pwede rin naman siya yung mga pendant with chains lang din. Siyempre tayong mga babae, gusto natin maganda yung mga accessories natin. Kahit na hindi naman gold or silver, at least alam natin kung paano siyang iayos. Diba? Siyempre, isipin mo, wala akong budget, hindi ako makabili ng ganito, ganyan. No. Depende yan sa kung paano ka mag-style. Kahit na 10 piso pa yung necklace mo, kung talaga marunong ka mag-style, lalo na sa mga blouses. By the way, may blouses din akong binibenta. Yan, advertisement. So, ito, DYS, Do Your Style. Galing Korea. So, the last one is appropriate your necklace. Siyempre, alam naman natin na mahirap mag-necklace sa Pinas, lalo na mga pag kumikin ng kumina, alam mo yun, yung mga bracelet, mga hablot na lang gano'n. Mga hablot na lang gano'n. Ano yung mga paprate mo din yung dress mo, diba? Ay, mga necklace mo, diba? Siyempre, kung yung necklace mo is grabe pa, mga malayo pa lang, kumikinang na dahil. Siyempre, kailangan mo rin na ayusin at mamili ka ng maayos. Siyempre, ayaw mo naman madukutan ngayon kahit na 10 piso pa yun. Yun. So,
yun, kung minimal lang, mas maganda kung minimal kasi mas mauulit mo siya ng mas magat ng paulit-ulit sa mga kahit anong dress. Minimal yung mga pendant lang na yan, isa, kaya mga ganito na layers, yan. Tataka kayo, ano bang mas magandang i-recommend? Yung gold ba? Yung gold na pwedeng invest? Or yung accessories lang? For me, guys, opinion ko lang. So, para sa akin, silver and accessories yung mas gusto kong suotin. Kasi, pwede mo siyang ulit-ulitin eh. I mean, pwede mo siyang suotin everyday na hindi ka nag-aalinlangan na ganito kalaki yung nag-gastos ko, ganyan. Which is, syempre, mag-iingat ka naman talaga. Pero, mag-iingat ka naman talaga pag gold yung suot mo. Pero, syempre, iniisip mo rin yung worth ng isang bagay na pwede mo siyang paulit-ulit na gagamitin. Diba? At least, kung ma-feed man siya, alam mo sarili mo na ginamit ko naman siya. Right? And sa gold naman, wala namang issue sa gold kasi mas maganda naman talaga gold for investment, di ba? Mga pag nawalan ka ng ano, ng mga pang ano sa jowa mo, ganun. Sana ano jowa? Char. So, ayan. Mas maganda yung accessories. Depende na talaga yan sa pag-style mo ng mga damit. Yan. So, I hope na marami kayong tutunan sa aking vlog ngayon. Yes. So, sorry guys dahil hindi ako nakapag-vlog ng palagi kasi busy sa work. Yan. So, ayan, if you want to visit our accessories for babies and mommies and to all the ladies there, yeah, just visit Madison Accessories. And for the clothes and blouses, just visit DYS. Yes. And hope to see you on my next vlog. And don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell for more videos and for more updates. See you! Bye-bye!